Okay, so once again, I'm Raymond Malazarte, one of the WSB Green Jacket here in IMG and a certified life insurance underwriter no, sa Insurance Institute for the Asia and the Pacific Incorporated. So our topic for this afternoon is all about Kaiser product training. So malalaman natin dito no, sino nga ba si Kaiser at yung mga products din niya at paano ba makakatulong si Kaiser sa atin in terms of building our solid financial foundation. Okay, and for the question and answer po, so matakol natin yan after the training. So ihanda nyo na lang dyan yung mga question ninyo after the training para masagot natin. Okay, so start na. So choosing the right healthcare. In the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for their cost. Yes, totoong-totoo talaga ito, no? So, dito sa atin, like in healthcare, meron na tayong mga private hospitals, no? Na maganda talaga yung serbisyo, may mga medisina talaga. Pero yung problema, bakit yung tao is like namatay or yung hindi talaga siya naagapan kasi nga walang pera. So, isa yun sa pinaka biggest problem natin no? In terms of healthcare. Pagdating sa healthcare na kung may magkasakit sa pamilya, wala tayong pera. So, yun talaga ang pinaka malaking problema sa atin. So, hindi yung medisina na or yung treatment sa hospital yung problema, kundi walang pera talaga. Okay? So, kaya dapat na meron tayong healthcare para pagdating ng mga emergencies, may magkasakit sa pamilya. So, hindi tayo magka-problema kung wala tayong pera. Kasi nga, may aagapay sa atin na yung tinatawag natin na si Kaiser Healthcare. So, ito yung mga types of healthcare, no? So first is itong si short-term healthcare. This is also known as the traditional HMO. Generally, it has no life insurance coverage. There may be a yearly increase of premium upon renewal. However, renewal is not guaranteed, especially when there is high claims. HMOs cover only up to age 60 lang po. Then, there is non-return of premiums for non-utilization. So meaning si short-term healthcare talaga is purely healthcare lang siya, no? Na like yung mga binibigay sa, like kung empleyado ka ngayon, yung benefits na binibigay sa kumpanya mo, no? Yung healthcare, so tinatawag siya na short-term. No, na healthcare lang talaga siya, magagamit mo siya like kung magkakasakit ka. Kung hindi ka magkakasakit, hindi mo yun magagamit at walang return, no? Na pera na walang babalik sa iyo if hindi mo magamit yung healthcare na short term. And then wala siyang life insurance, so purely healthcare lang talaga siya. And then covered ka lang nito na only up to age 60 lang. So kung lalagpas ka na sa 60, so hindi ka na covered sa short term healthcare. At ito din yung kadalasan talaga na ibibigay na benefit sa mga companies, itong short term healthcare na like nasa kumpanya ka pa, covered ka pa, di ba? Then, kung mag-resign or mag-retire ka na, so hindi ka na rin covered sa kanilang short-term healthcare. So, yun po yung short-term healthcare natin. No? It's a purely healthcare lang talaga siya. So, ito naman yung next type of healthcare. Itong long-term healthcare. This is an HMO with a health savings account. It has a fixed premium program, usually 7 years. Which matures in 20 years. It comes with a four-way insurance coverage together with a long-term healthcare plan. Renewal is guaranteed and all unused health fund accumulates with interest. It may cover beyond age 60 with long-term care growth. So, si long-term healthcare guys is isa talaga to sa healthcare dito sa Pilipinas ngayon na isa sa pinakamaganda na investment or yung healthcare. Kasi nga, it's a savings program siya, no?
na 7 years ka lang mag-save, tapos mag-wait ka lang ng maturity period na 13 years, no, para mag-mature yung plan mo. And then meron siyang insurance at meron din siyang healthcare, no, at investment. So 3-in-1 to si long-term healthcare, may investment, insurance at saka healthcare. Kung hindi mo magagamit yung healthcare side niya, kung hindi ka magkasakit, may mababalik sa iyo, no? May guaranteed, no, na babalik sa iyo na like as a bonus sa healthcare mo. Unlike sa short term, kung hindi mo magamit, thank you na talaga siya. Walang babalik na pera kasi nga purely healthcare lang siya. Okay? And then ito din si long-term healthcare is kahit pa lagpas na tayo sa 60, like 61 and up, is as long as meron tayong healthcare funds, covered pa rin tayo sa healthcare. Okay, so ganun kaganda si long-term healthcare na. Like 7 years ka lang mag-save, then lifetime covered ka na sa healthcare as long as may healthcare funds ka. Okay, then ito naman yung pangatlo na types of healthcare, si senior care. This type of healthcare works similarly to the short-term coverage except that covers age 61 and beyond. Increase of premium every 10 years but it has lot of limitations. Covers up to age 100. So, nag-work po itong si senior care para lang siyang like yung short-term. Pero yung i-cover ni senior care is yung mga 61 and above, no? Yung up to age 100. Kasi nga, senior care is designed for mga, para sa mga senior citizen. Okay, and then hindi din siya guaranteed, no, na maka like maka-renew tayo nito, no, sa ating senior care na healthcare kasi nga kadalasan talaga, no, yung mga sakit, no, na kapag ito na yung edad natin parang mga high claims na ba. So like yung kumpanya is kung grabe na yung sakit mo siguro siguro na hindi ka na i-renew sa healthcare mo. So yun po like sa atin, no, na bata pa tayo, like fit to work pa tayo, healthy pa tayo, dapat kumuha na tayo ng yung long-term healthcare at yung sa short-term if gusto mong makover din yung pamilya mo, no? So yun talaga ang pinaka-importante, guys, na kung healthy ka pa, yun talaga ang pinaka-importante na dapat may healthcare ka. Kasi nga kung magkasakit na tayo, bawal na tayong kumuha ng healthcare. So, pwede tayong kumuha ng healthcare kung healthy pa tayo. Okay? Kasi kung pwede lang yung mga may sakit na kumuha ng healthcare, hindi na kami mag-market, no? Like sa doon na kami mag-market sa hospital kasi nga siguradong kukuha talaga sila, no, yung mga walang healthcare. Pero ayun nga, hindi ka na pwede kumuha ng healthcare kung may sakit ka na. Okay? So, habang bata pa tayo, habang fit to work pa tayo, habang healthy pa tayo, kuha na talaga tayo ng healthcare like yung sa long term. Kasi nga, ang healthcare is hindi ka na pwedeng kumuha kung may sakit ka na. So yun yung pinaka importante na maintindihan ng lahat, no, na healthy pa tayo, dapat kumuha na tayo ng healthcare. Okay? So, who is Kaiser? So, sino nga ba si Kaiser? So, born out of a noble desire to provide quality health to a wide range of market from the low to mid up to upper class and prepare the aging HMO population for a comfortable life during their elderly years. So, yun po, no, yung mission talaga ni Kaiser na is to provide talaga, no, na meron tayong mapagkukunan na like kapag tatanda na tayo, may protection tayo in terms of healthcare, in terms na like magkasakit tayo. So yun talaga yung pinaka mission ni Kaiser. The company was incorporated and registered with SEC on June 8, 2004 with an authorized capital stock of 160 million. So si Kaiser is naka-register siya sa SEC noong June 8, 2004 na may capital reservation to, no, na may pondo siya, no, ng 160 million. So yan, and then Kaiser was also granted a clearance to operate by the DOH
Bureau of Health Facilities and Services last July 26, 2004. As the same government agency that regulates and supervises health maintenance or maintenance organizations. So si Kaiser is HMO din siya kasi nga may healthcare siya, di ba? Si Kaiser. So kaya na-granted siya na maka-operate siya sa DOH. And then with a license number of HMO-2017-04-R. So yan po yung license number natin. And the exclusive broker of Kaiser lang po is si IMG, International Marketing Group. Tayo lang po na mga members dito sa IMG ang pwedeng maka-offer ni Kaiser sa lahat ng products ni Kaiser. Wala nang ibang kumpanya. Exclusive broker niya si IMG. Okay? Or tayong mga members. And then, para po na malaman ninyo, no, na si IMG din is a legit company. So, pwede nyo i-search din sa insurance commission na nakalista siya, no? Sa name of insurance broker, International Marketing Group, Insurance Brokers Corporation. And then, ito yung license number niya, IB-08-2016-R. Okay? So, at least nakita ninyo, no, na legit talaga si IMG, nakalista talaga siya. Kasi nga, insurance broker tayo. So, dito tayo nalista sa insurance commission. Okay? Then, si Kaiser doon sa SEC at sa HMO. Then, ito yung sa SEC natin, no? Certificate of Filing of Amended Articles of Incorporation. So, ito yung like ating proof, no? Na meron talaga tayong legalities, no? Sa SEC na registered talaga tayo. And then President Duterte himself, no? So na in-announce niya talaga na sa yung sa president natin sa Kaiser, no? Last February 2017, the Insurance Commission of the Philippines called all the executives of the HMO companies and created an umbrella group called PAMOC. So meaning po ng PAMOC is Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. The president of Kaiser Health Group, Dr. Lea Oyolo, was also the vice chairman of the said organization. It was lauded by President Duterte himself because it will contribute to the government's mission for a reliable healthcare system for all. So ito nga, no, kasi nga tayo talaga dito sa Pilipinas is behind talaga tayo, no, in terms of a healthcare system like sa Canada, sa US, sa New Zealand, 'di ba, sa Australia, ang ganda ng healthcare system nila. So ayun nga si President Duterte, no, is then yung insurance commission, yung HMO companies nag-create ng umbrella yung tinatawag nila na PAMOC para yung healthcare system sa atin is mas lalong mapaganda. So yung nag-announce si President Duterte na yung isa sa vice chairman sa PAMOC is yung president natin sa Kaiser. Which is proud tayo kasi nga yung president sa Kaiser yung in-appoint niya na vice chairman. Kasi nakita niya talaga ni President Duterte siguro na si Kaiser is grabe talaga, no, na like yung company na Kaiser na siya lang talaga yung healthcare companies na nakita ni President Rodrigo Duterte na reliable talaga sa healthcare system sa atin dito. Kaya nga inappoint yung president natin as a vice chairman sa PAMOC. And then ito yung mga products natin sa Kaiser. Kaiser International Health Group Incorporated as an HMO company caters to both corporate, group, family, and individual accounts with our various short-term and long-term plan packages that would suit your healthcare requirements. So meron tayong short-term care, long-term care, at senior care plan. So if may kilala kayo, no, na like mga corporation, yung mga companies na gusto nilang kumuha ng healthcare, so pwede ninyong
i-recommend sa short-term care natin. Okay? Then if yun, sa long-term care for the individuals, kung gustong meron silang mga healthcare savings account, no? So pakuhanin nyo na, like natin dito, kung sino yung mga nag-attend ngayon na wala pang healthcare, no? Wala pang Kaiser, long-term care, kuha na talaga kayo guys. Kasi nga, pinaka-importante talaga na meron tayong long-term healthcare, like sa Kaiser. And then if may mga parents kayo, ay makakilala kayo na mga senior citizen, so if nag-need sila ng healthcare, kasi nga need talaga nila tong healthcare, no? Kasi nga kadalasan talaga lalabas na yung sakit is matanda na tayo, so pakuhanin natin sila ng senior care plan natin. Then ito yung mga Kaiser Medical Center, no? Yung mga location sa Kaiser Medical Center natin. If gusto nyong pumunta para magpakonsulta, magpa-lab, so ito yun, just take a screenshot po nito, no, para may copy kayo. So meron tayo sa Makati, SM North EDSA, Robinson's Galleria, then Robinson's Manila, EPSA Cavite, SM Santa Rosa, SM San Pablo. And then sa Cebu naman, meron tayo sa Mactan, sa MEPS 1. Okay? And then sa SM Seaside Cebu at saka sa SM City Cebu. Just in case you get hospitalized, which one you prefer? Saan dito yung i-prefer mo? Gusto mo ba dito sa A? Or dito sa B? So ikaw lang. Ikaw lang bahalang mamili, no? Kung saan mo gusto. Kung ako yung tatanungin, syempre dito, gusto ko talaga dito sa A. Kasi nga, madali ka lang gagaling dito. Kasi may own doctor ka, may own nurse ka, naaalaga sa iyo. Diba? Kasi dito sa B, nasa ward ka, siguro yung isang sakit mo, siguradong madadagdagan talaga yan. Kasi nga, dikit-dikit kayo eh. Diba? So ngayon, kung meron kang tinatawag na healthcare, no? Own healthcare mo, siguradong hindi ka mag-alala kung magkasakit ka na. Like, baka mapunta ka sa ward. Diba? Kasi nga, meron kang healthcare. So, kung magkasakit tayo, so dito talaga tayo pupunta sa private na mga hospitals. Pero kung wala tayong healthcare ngayon, magkasakit tayo, siguradong dito talaga tayo. Kasi nga, kung wala kang healthcare tapos gusto mong ma-admit sa mga private hospitals, dapat maghanda ka talaga ng like 40 to 50,000 na pang down payment mo. Okay? So kung wala kayong 40 to 50k ngayon, kuha talaga kayo ng healthcare. Para hindi tayo matulad dito, no, sa letter B na sa ward tayo ma-admit. Okay? So, kasi nga gusto talaga natin na magkasakit tayo, dito tayo ma-admit sa like private hospitals. Di ba? Para madali lang tayong gagaling. Okay. Then what is your current situation right now? So dito ka ba sa A? No healthcare, no protection, or no life insurance. Then lots of debts, maraming utang, tapos walang emergency fund, walang investment. Ito ba yung situation mo ngayon? Or dito sa B? Meron ka ng healthcare, meron ka ng protection or life insurance, na-eliminate mo na yung mga utang mo, meron kang siniset aside na pera for emergency fund, at meron ka na rin investment. So ano na yung situation mo ngayon? So i-assess mo yung sarili mo. If dito ka pa ba sa A or dito ka na sa B. Then, ito din. What is your current situation right now? May insurance, may utang pa, tapos may emergency fund, may investment, pero walang healthcare. Di ba? Hindi siya solid. Tingnan, di ba? Isang sakit lang dadaan sa pamilya nito, siguradong bagsak lahat. Then, what if yung current situation mo ngayon is investment lang, meron ka. Meron kayong sasakyan, lupa, bahay, negosyo, tapos wala kayong healthcare, life insurance, emergency fund. So, grabe talaga, no, na weak talaga yung foundation natin. Ito yung situation natin ngayon. Or ito, malaki din yung utang, parang kagaya ng pinakita ko kanina. Di ba? Then, or emergency fund lang meron ka. No? Na like nasa bangko lang yung pera mo talaga, or nasa bahay lang. Kasi nga, hindi mo gusto na ipahawak ng ibang tao. Di ba? Gusto mo ikaw lang yung humawak, nasa bahay mo lang.
What if magkasakit ka, di ba? Kukulangin pa yung emergency fund mo. Or ito, may life insurance at investment ka lang. Siguradong meron ka nito, VUL, di ba? If familiar kayo ng VUL, Variable Universal Life, life insurance at investment lang. What if magkasakit tayo, di ba? What if may mga repair sa bahay, may maintenance sa sasakyan, wala tayong emergency fund. Siguradong maubos talaga yung investment mo. The goal is this one. Ito talaga yung i-build natin para solid na yung financial foundation natin. Dapat may healthcare tayo, life insurance, may limit na yung utang, may emergency fund tayo at investment. So ito yung goal talaga natin. Okay? So ngayon, ito yun no? So if sino yung nakaabot kanina sa pina-play ko na video, The Sandwich Generation. Di ba? If familiar kayo ng sandwich generation. Which is which? What if both of them get hospitalized at the same time? Who will be your priority? Yung anak mo or yung parents mo? The worst thing is your money is not enough for the both of them. Di ba? So ngayon, makarelate ka nito siguro na nasa sandwich generation pa tayo, may anak tayo pero yung parents natin is tayo din yung support sa parents natin, di ba? So ngayon kung gusto niya natin guys na like at the future para makat natin tong sandwich generation, we ourselves is dapat mag-take action na tayo ngayon. Para kung tatanda tayo, tapos nag-take action ka na, may savings ka, may healthcare ka, may investment ka, so hindi ka na matulad sa parents mo na nag-rely lang din sa'yo. Di ba? So nakat mo na yung sandwich generation. So what if ikaw na din tong nasa pwesto ng magulang mo, matanda ka na, so hindi ka na mag-alala kasi nga nakapaghanda ka, nag-take action ka nung bata ka pa. Di ba? At yung anak mo, may own family na din. So, hindi ka na mag-rely sa anak mo kasi nga may savings ka, may healthcare ka na aagapay sa'yo kapag matanda ka na. So, in short, nakat mo na yung sandwich generation. Di ba? Kasi nga, hindi na ma-sandwich yung anak mo kung tatanda ka na kasi nga hindi ka na nag-rely sa kanya. No? So, ngayon pa lang guys, kung relate kayo nito na nasa sandwich generation kayo, kayo talaga yung mag-cut, no? Na tinatawag nating sandwich generation. Para yung cycle ba, yung cycle sa buhay natin, hindi na talaga to ma-experience ng anak natin itong sandwich generation. Okay? So building a solid financial foundation. Like building a house, you must build it from the ground up. Build it right. Build it strong. Okay? So, ito talaga yung pinaka-importante. Dapat unahin mo na may healthcare ka. Para in case na ma-hospital tayo, magkasakit tayo, meron tayong healthcare. Na? Na ito yung mag-support in terms na may magkasakit sa family. And then, may life insurance ka. So, life insurance, simple lang talaga guys. Yung purpose niya. No? If kunin tayo ni Lord ngayon, may instant money, matatanggap yung pamilya, income replacement, especially na ikaw yung breadwinner, and then ma-eliminate mo na yung utang mo. Kung may utang ka pa ngayon, so manage your debt. Di ba? Control your debt or your debt will control you. Di ba? So i-control mo lang yung utang mo. I-manage mo siya until na ma-eliminate mo siya. And then, create an emergency fund. You should set aside 3 to 6 months income to help cope with emergencies and unexpected changes. Like, nawalan ka ng trabaho, may mga damage at repair sa bahay, sa business mo, sa sasakyan mo, may magkakasakit, may disaster. Be prepared for the rainy days, guys. Di ba? So, create an emergency fund. And then last is investment. No? So, dito na tayo mag-build sa ating investment. Long term. Okay? So, totally, kung na-build mo na to, itong solid financial foundation, okay? So, kahit ilan pang kalamidad,
mga emergencies na aabot sa ating family, hindi na talaga yan matitinag yung finances mo kasi nga na-build mo na to solid, yung financial foundation mo. Okay. So ito na yun, no? Si Kaiser Ultimate Health Builder natin. Ito yung financial, isa sa mga financial products natin. Si Kaiser Ultimate Health Builder. Bakit ito yung tinatawag natin the complete financial plan? Kasi nga, nasagot na ni Kaiser yung two relevant questions in our life. Diba? Sa life, sa center ng ating life is meron siyang if. Mga what ifs sa ating buhay. So first is itong what if we die too soon? Who will take care of our family? What if kunin tayo ng maaga ni Lord? Sino na lang yung mag-aalaga sa pamilya natin, especially kita yung breadwinner? So solution dyan, si life insurance. Instant money matatanggap sa pamilya if something happens sa breadwinner, no? Na sudden loss of life. So instant money matatanggap sa pamilya. Kasi nga si Kaiser may life insurance siya. Okay? And then ito yung pangalawa, no? What if we live too long? Who will take care of us? Diba? Kapag tatanda na tayo. So solution dyan, si investment and long-term care. Money working for you na. Kasi nga, bata ka pa, nag-save ka na ngayon, nag-invest ka. So at your older age, yung pera na din ang magtatrabaho para sa'yo. Tapos may healthcare pa siya, si Kaiser. Yun yung pinakamaganda. 3-in-1 na siya, para siyang kape ba? 3-in-1 savings program. Meron siyang investment, life insurance, at healthcare. So ngayon, i-discuss ko sa inyo how Kaiser Ultimate Health Builder works. Simple lang talaga, guys. 7 years ka lang mag-save nito, no? Ito yung saving period niya. Okay? And then yung maturity period niya is 13 years. So 20 years siya lahat. Okay? So ngayon, may example dito, no, na plan. Ito yung plan na kinuha niya kay 100, nag-start siya ng 22 years old. And then yung installment amount niya is 58,821.43. Kasi nga yung mode of savings niya is annual, like nag-yearly siya. Okay? So yung contract price niya for, sa 7 years is 411,750. Okay? So simple lang talaga. So 22 siya nag-start na nag-save sa Kaiser. So at age 29 niya, nag-stop na siya. No, nag-save. Kasi nga 7 years lang to yung saving period. And then nag-wait siya ng maturity period na 13 years. Okay? Okay? So at the age 42, nag-mature na yung plan niya. So ito yung plan na kinuha niya, K100. So ito na yung pera niya at the age 42 niya. So after 20 years, siya lahat. So meron na siyang 1,166,169. Magkano lang yung sinave niya for 7 years? 411,750. Okay? So what if hindi niya kinuha, no, yung pera niya at the age 42 kasi nga hindi pa siya nagka-problema sa finances, no? Wala pa siya financial problem. So pinapaabot niya yung age niya na 60. So na like hindi niya kinuha yung savings niya sa Kaiser. So pinapaabot yung edad niya na 60, ito na yung pera niya, 6.4 million. At pinapaabot yung edad niya 65, ito na yung pera niya, 10.4 million. Okay? Pero habang nag-save tayo nito, no, ng Kaiser, after 1 year of our contribution, binigyan tayo ni Kaiser ng healthcare benefits. Okay? So first is libre na yung annual physical examination benefits natin. Libre na din yung dental benefits, simple tooth extraction, simple pasta, simple cleaning. Okay? And then number 3, waiver of installment due to death or credit life. What if something happens sa plan holder na pass away? Ano yung mangyayari sa plan? Example lang, 1 year lang siya nakasave at na-pass away siya. So automatic, guys, ma-fully paid yung 7 years. And then automatic ma-transfer sa first beneficiary kasi nga apat yung beneficiary natin dito. Okay? So yung beneficiary na na-transferan sa plan, mag-wait lang siya ng maturity period, siya na yung bahala sa pera niya. Depende na sa kanya yun. Kukunin niya ba lahat? Or interest lang ba? Or half lang ba?
So depende na sa kanya yan. And then yung pamilya is makatanggap din ng life insurance. Kasi nga, si Kaiser is my life insurance. Okay? And then number four, waiver of installment due to totally disabled. What if something happens sa plan holder? Example lang, nabulag yung dalawang mata, totally disabled talaga. Hindi na siya makapaghanap ng income. At like example lang, 1 year lang din siya nakasave. Automatic guys, ma-fully paid din yung 7 years. And then, excuse me, yung plan holder is mag-wait lang siya ng maturity period kasi nga, na-disable lang naman siya. So, siya na yung bahala no after maturity. Depende na sa kanya yun. Ano ba yung gagawin niya sa kanyang pera sa Kaiser. So, kasi nga, disable lang naman siya. So, may mga basic medical benefits, member's choice of room and board. Itong si Kaiser, yung K100 na plan, 1,000 per day ito. Okay? So, yung budget niya. And then, annual benefit limit, 60K per year. Okay? Kung ito yung kukunin mo na plan, K100. And then, term life from accumulation until the 28th year. Example, ngayon, nag-monthly ka lang sa Kaiser. Then, na-approve yung, like ngayon, ano bang date ngayon? 13. December 13, na-approve yung policy mo sa Kaiser mo, no? So, at the approval date, dyan na mag-take effect yung covered ka sa life insurance. Mag-take effect na dyan si life insurance until the 28th year. Okay? So, kahit pa nag-monthly ka. So, yun siya. Then, number 9, accidental death or and dismemberment from accumulation until the 28th year. So, yung accidental din dito is covered din, no? Like, times to yung matatanggap sa pamilya if yung cause of death is accident. Okay? Basta, wag lang natin ipalapse yung plan natin. Okay? Para covered tayo talaga sa life insurance. And then, lifetime net... Okay, continue tayo, no? And then, number 10, lifetime network access to over 500 hospitals and over 1,000 doctors as long as you have healthcare funds. So, ayun nga. So, pwede nyo i-search yung website natin, no? Sa Kaiser, no? Pwede kayo manghingi ng link sa mga apply ninyo dito sa IMG para pwede nyo ma-search yung sa lugar ninyo na ano yung mga accredited na hospitals. Okay? So, pwede nyo ma-search yan sa mga lugar ninyo. So, ganun po mag-work si Kaiser, si Ultimate Kaiser Health Builder natin. Then, ito siya. Kaiser 3-in-1 investment products na talaga si Kaiser. So, first, yung pera natin is invested in mutual fund. A portion of our funds are invested in shares of stocks and it is being monitored by fund managers who are experts. Our money will earn 10% average interest per year through the stock market. Okay? So yung pera natin ito, hindi ito pinapatulog lang dito sa Kaiser. Ha? In-invest din ito sa mutual fund. So binigyan tayo ni Kaiser ng 10% per annum. So interest yan per annum, no? So dito yan, in-invest yung pera natin sa mga blue chips companies of the Philippines. Okay? And then next is my life insurance. Ha? My life insurance protects against sudden loss of life. Okay? And then, next is, meron siyang lifetime healthcare HMO. So, covers hospitalization even beyond age 60. Kahit palagpas ka na sa 60, no? As long as meron healthcare funds, lifetime covered ka talaga nito sa healthcare. Okay? So, this is your family. You are the provider of the family. Okay? So, imagine mo guys, imaginein mo. Ikaw to, na breadwinner, may pamilya ka na, may asawa, mga anak. So, ngayon, kasi nga, ikaw yung breadwinner, so ikaw yung mag-support na ikaw yung mag-groceries, tuition fee and allowance sa yung mga anak, at may mga loans kayo or credit card bills, di ba? And then, meron kayong binabayaran yung mga electric bill, water bill, yung phone bill, and then, yung mga house mortgage nyo, may binabayaran pa kayo, and then mga medical expenses. No, so yan yung mga dapat nating mga needs no na kailangan natin i-bayaran no. So yun para sa ating monthly income. So imagine guys, if you die without life insurance,
Di ba? Kung mamatay tayo na wala tayong life insurance, ano yung mangyayari sa ating pamilya? Di ba? Your family will have a hard time to adjust on the lifestyle they are used to. Di ba? So ito yung mangyayari, guys. Parang kasi nga wala na yung breadwinner, tapos wala yung breadwinner, wala pa siyang life insurance. Siguradong ang pag-adjust talaga, no, sa naiiwan is hard talaga na para maka bangon ulit, di ba? Pero imaginein mo, guys, if you die with life insurance, di ba? So hindi talaga to siya masisira, no, yung mga needs natin, mga daily needs natin. Your family is protected and will have reasonable time to adjust from your absence. So ito talaga ang pinaka-importante, guys, yung life insurance din sa atin. Kasi nga hindi natin alam kailan tayo kukunin ni Lord. Wala tayong kontrata dito na pinipirmahan. Di ba? Hanggang kailan lang tayo. So anytime pwede tayong kukunin. So dapat para may peace of mind tayo, dapat may life insurance din tayo. Okay? Yan yung pinaka-importante talaga na bakit na kukuha ka ng life insurance. Kasi nga income replacement yan, si life insurance sa'yo. If something happens sa'yo na sudden loss of life. So yan yung purpose ng life insurance, guys. Para siya na yung like, kung mawala ka na, so may pera yung pamilya, instant money, so maka-support pa, no, sa pag-aaral ng mga anak, yung mga bayarin sa bahay, yung mga medical expenses, tapos mga groceries mo pa, mga daily needs pa natin, di ba? So yun yung purpose ng life insurance. Okay? So wake up call, self and family. Do you know your grandparents? How about their parents or grandparents' parents? If you compare the low and mid to the upper class has the advantage. Their generations are remembered and even a family tree established and preserved. Okay? So if you will not act and do something change in your life, you yourself will be the same as them. Okay? So yung buhay natin, kung hindi tayo mag-act today, yung okay, continue tayo, no? So kung hindi tayo mag-act today, pareho lang din yung patutunguhan natin, no, sa like na experience ng mga like grandparents natin, yung mga magulang natin. 'Di ba? Kasi nga yung mga upper class talaga, yung mga wealthy people nung una, kasi nga sila yung mga financially educated. So hindi naman natin masisisi yung mga parents natin or yung grandparents natin na hindi sila financially educated, kasi nga yung mga financially educated lang nung unang panahon is yung may mga pera na talaga. Okay, so ngayon kahit pa minimum wage earner ka lang, mid average people ka lang, alam na natin to, di ba? So because of IMG na pinapaalam na talaga sa lahat. Okay? So yung kulang na lang is yung pag-act natin, yung pag-take action natin. Okay? Para ma-remember tayo for the rest of your generations. Do you want to be remembered for the rest of your generations? Siyempre ako yung tatanong, siyempre gusto ko na hindi ako makalimutan sa magiging apo ko, di ba? So yun talaga yung pinaka-importante. So, you will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year. Sigurado talaga. No, kung may excuse ka pa ngayon, hindi mo na ako mag-save, hindi mo na ako mag-invest. Kahit ano pa yung excuse mo, one thing is for sure, guys, tatanda at tatanda talaga tayo. Then, no matter what your excuse is, your child will grow up and enter college and you would need money for his or her education. Sigurado talaga yan. So, then, no matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. Mas sigurado talaga din ito. Di ba? Kasi nga, tatanda tayo, mag-stop na talaga tayo na magtrabaho, making active income. Di ba? Then, yung mga needs natin is hindi yan mag-stop. So, kailangan pa natin kumain. Di ba? Yung mga, yung sa shelter natin, mga clothings natin, then sa health natin, di ba?
So, ito yung wake up call natin, guys, no? Kung hindi tayo mag-save and invest today or hindi tayo mag-take action today, ito talaga yung mga wake up call natin, no? One thing is for sure, no? Tatanda tayo, yung anak natin at the future, mag-enter ng college, di ba? Then, mag-ngailangan ka ng pera para sa college education niya. And then, one thing is for sure din, mag-retire tayo and stop making active income. Okay? So, ayun nga, habang bata pa tayo, habang fit to work pa tayo, start, no? Take action today to save and invest, no? Of your money. So, before we end, no? Meron na akong babasahin na favorite quote ko. Ito yung quote ni Bill Gates. If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Ayun nga, hindi natin kasalanan or hindi natin pagkakamali kung ipinapanganak tayo na mahirap. Kasi nga, hindi naman natin mapipili yung parents natin if mayaman ba sila or mahirap. Pero kung mamatay tayo na mahirap pa rin, kasalanan na talaga natin yun. Siguro wala tayong ginagawa talaga, in-accept na lang natin na ito yung kapalaran natin, di ba? May mga tao ba kakilala na ganyan na siguro ito na talaga yung kapalaran ko. Parang nawala na ng pag-asa ba? Di ba? So ngayon, I'll tell you talaga guys na there is hope. If mag-take action ka today, kung sino yung dito, no? Yung mga nag-attend na wala pang Kaiser, kuha na talaga yun ng long-term health care na Kaiser. Kasi nga, that is for you. And that is for your family's future. Okay? So, thank you guys for attending this afternoon. I hope marami kayong natutunan sa training ko about sa Kaiser product training natin. And I hope na-enlighten kayo, no? Na kung sino pa dito yung mga wala pang Kaiser, kumuha na talaga. Kasi nga, ulitin ko para sa inyo to at para sa pamilya nyo, para sa future ninyo. Okay? So, thank you guys and have a great afternoon.